Hi guys, welcome to my YouTube channel. Itong video nito ay ginawa ko para sa mga nag-request sa akin ng recipe kung paano ko ginawa at niluto itong buche munggo na naka-twist doon yung flavor ng chocolate. So, halika na, tuturo ko na sa inyo kung paano gawin ito. Oops, teka lang, sa lahat po pala ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa lahat ng mga i-upload ko. Teka na, tuturo ko na sa inyo ang chocolate flavored munggo buche na pang negosyo. Ito ang mga ingredients na kakailangan natin: coconut milk, cream, cocoa powder, white sugar, chopped munggo, rice flour, sesame seed, and corn oil. Ilagay lang sa isang lagayan ang mainit na tubig. At ilagay natin ng asukal na puti. Pagkatapos ilagay ng asukal na puti, pwede na rin natin ilagay at i-add ang cocoa powder. Kaya pala, mainit na tubig ang ginagamit natin instead na malamig na tubig sa ating mixture ng buche para maluto na rin yung glutinous powder natin para pag niluto natin sa mantika ay hindi na ito puputo o konting luto lang ang gagawin natin. At halo-haloin natin ang mixture ng asukal, tubig at cocoa powder. At ilagay na rin natin yung kalahati ng glutinous rice natin. Para pag nahalo na natin ito, ay i-add na rin natin mamaya yung natitirang kalahati ng glutinous powder. Patuloy lang natin paghalo-haloin ang mixture. At i-add na rin natin yung cream. Pagkatapos ilagay ang cream, ay paghalo-haloin muli ito sa ating glutinous powder, hot water, asukal, at cocoa powder. Hanggang makuha natin ang consistency na kinakailangan natin. Ganito ang kailangan natin. After nyan, ay ihahalo na rin natin ang natitirang kalahati ng glutinous powder. At ihalo muli ito hanggang makuha natin yung kailangan nating itsura ng mixture ng ating buche chocolate. Ganito ang kailangan natin itsura ng buche, yung pinakagdo niya. At mag-add lang tayo dito ng cooking oil or corn oil. Kahit anong oil ay pwedeng gamitin sa ating buche. At i-mix natin yung oil doon sa dough ng buche. Kaya natin lalagyan ng oil para hindi magdikit-dikit at madali siyang bilugin mamaya. Patuloy lang natin imasa ang mantika doon sa chocolate dough natin. At kung gusto niyo naman na medyo matigas yung dough, ay pwede rin kayo mag-add pa ng glutinous rice para mas matigas at hindi kayo may rapas sa pagbibilog. Kukuha lang kayo ng chocolate dough at magbibilog kayo. O kaya ay magtimbang kayo ng chocolate dough kung meron naman kayong timbangan. Nandiyan sa description box ang timbang ng mga buche na gagawin nyo. Para hindi dumikit ang binilog na buche sa pinaglalagyan, ay maaari naman kayo mag-add ng mantika dyan sa may lagayan nyo para hindi dumikit. At habang binibilog ko ang mga buche, ay nakasalang na rin ang mantika. At kung nakuha nyo na yung bilang at dami ng buche na kailangan nyo iluto, ay kuhanin nyo yung binilog nyong buche at i-plat nyo ito sa kamay ninyo. At i-add ang fillings o yung chocolate buche na ginawa nyo kanina. At takpan ang fillings at bilogin uli yung buche dough hanggang maisarado ito. Kahit anong fillings o palaman ay pwede natin ilagay sa buche kung ano man ang naisin nyo. Yung sukat ng mga palaman ay makikita nyo dyan sa description box. At paulit-ulit lang natin itong gawin. Magbilog, maglagay ng palaman sa loob at bilogin ulit.
pagkatapos lagyan ng palaman at bilugin ang mga butchi dough, ay maaari na rin itong butburan ng sesame seeds. Mas ninais kong malambot ang dough para mas madali dumikit ang sesame seed. At kung matigas naman ang dough nyo, ay maaari kayong gumawa ng glutinous glue. Para mas madaling dumikit ang mga sesame seeds dun sa mga binilog nyong butchi. Makikita nyo kung paano gumawa ng glutinous edible glue dyan sa description box. At pag natapos nyo ng lahat, lagyan ng sesame seeds, ay pwede na rin itong prituhin at ilagay dun sa pinainit nyong mantika kanina. Mas mabuti magluto ng butche kung naka-deep fry ito. At kung wala naman kayong deep fryer, ay maaari nyo gawin ang pagluto katulad ng ginagawa ko ngayon. Maaari nyo sundin sa description box sa ibaba kung ilang minuto natin pwede natuwi ng butche. Or depende sa inyo, kung gusto nyo ng toasted ay maaari nyo itong i-toasted. Dahil ako gusto ko i-toasted ay mas minarapat ko na mas toasted yung labas ng aking butche. Kung inyong mapapansin, ang aking butche ay kapareho lamang na bangkal or binangkal. Dahil ang procedure nito ay halos pareho lamang. Ang butche ay may palaman, ang binangkan ay wala. Ito na ang itsura ng butche na ginawa ko. Toasted outside and chewy inside. Sarap! Ano guys, nagustuhan nyo ba yung luto ko at nasundan nyo ba yung recipe ko? Kung hindi nyo nasundan at ako nagustuhan nyo, mag-comment na po kayo sa baba kung ano po yung hindi nyo po naintindihan. At kung ano po yung gusto nyo lutuin ko na may tweaks, pwede po siyang gawin. Mag-comment na po kayo sa baba. Yun po, maraming salamat po dahil sa panonood ng aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa lahat ng mga i-upload ko na videos. Please like, share, and comment. Bye-bye! Hanggang sa muli! See you on my next video!